kasing na Raval, again, nandito na naman sa spotlight, nabaviral si Vanessa Raval, na ang claim ay ikaw yung tatay. Anak mo ba si Vanessa? Kasi hindi mo binanggit si Vanessa. Tawag dito? Let's not talk about her na lang kasi... Unang-una, Ogie Diaz. Unang-una, pag napatunayan mong sinabi yan ng tatay ko, hindi ako magagalit. Pero pag hindi mo napatunayan na sinabi yun ng tatay ko, utang i***. Utang i***, Ogie Diaz. Ngayon, kung totoo yung sinasabi mo, sinabi talaga ng tatay ko yun, off cam, huwag mong tanggapin yung salitang putang i***, Ogie Diaz. What's up mga tuwal? Vanessa Raval na anak ng bitiranong aktor na si Jeric Raval. Nagwala sa galit at pinagmumura ang talent manager at komedyanteng si Ogie Diaz dahil nga sa ipinakalat niyang isyo patungkol nga sa sinabi raw ng kanyang amang si Jeric Raval via off-cam na hindi nga raw totoong anak ng bitiranong aktor na si Jeric Raval ang sikat na influencer na si Vanessa Raval. Masakit yung love ko sa tatay ko. At kasi nung kinalat ng baklang yan, yung chismis na yan, na hindi mo ako anak, wala kang ginawa. Hindi mo ako pinagtanggol kung mahal mo ako bilang anak mo. Vanessa Raval hindi napigilan maging emosyonal at napaiyak na lang ito habang ibinunyag ang patungkol sa itinuturing amang si Jeric Raval. Habang isinisiwalat at inilabas nga nito ang sama ng loob sa ama at matapangan niyang sinabing walang ambag ang amang si Jeric Raval at wala nga raw itong naitulong sa kanilang pamilya. Sige, Tatay Eric, makikisama na lang ako. Wala naman sa akin eh. Wala sa akin kahit itanggi mo ako. Alam mo kung bakit? Wala kang ambag sa buhay namin, magkakapatid. Saksi ako paano naghihirap yung nanay ko. Maitaguyod lang kami, mga anak niya. Sabihin ko yung salitang putang in***, Ogie Diaz. Kahit tutukan mo ako ng baril sa ulo ngayon, bawiin mo yung sinabi mo. Hindi kita papatayin. Putang in***, patayin mo na lang ako, gata. Nagwala nga sa galit at pinagmumura nga ang talent manager at komedyanteng si Ogie Diaz ng sikat na social media influencer na si Vanessa Raval. Nakilala naman bilang isang anak ng bitiranong aktor na si Jeric Raval. Hindi lang maging chismosa paminsan-minsan. Kasi minsan yung mga chismoso, nakakatulong pa yan. Pero yung pagiging chismoso mo, chismosa mo, makakasira ng pamilya, makakasira ng buhay ng isang tao, hindi na tama yon. Putang ito, wala akong aatrasan dito sa mundong to. Kahit tutukan mo ako ng barel, sasabihin ko yung salitang putang ito, Ogie Diaz. Kahit tutukan mo ako ng barel sa ulo ngayon. Nagumpisang manggalaiti nga sa galit at pinagmumura nga ni Vanessa Raval, ang talent manager at komedyanteng si Ogie Diaz, nang ipakalat nga nito sa social media. Ang di umano'y sinabi ng kanyang amang si Jeric Raval via off-cam na itinanggi at hindi nga raw siya totoong anak ng bitiranong aktor. Mapapanood kasi sa isang interview ni Ogie Diaz sa bitiranong aktor na si Jeric Raval na kung saan nga ay naitanong ni Ogie Diaz kung totoong anak nga ba raw niya si Vanessa Raval. Ngunit sa sagot nga ng aktor ay tila hindi nga ito nagsasabi ng buong detalye kung totoong anak nga ba nito si Vanessa Raval. Yun, yun, ako corrupted. Si JK, artista rin ngayon ito. At saka si Sian. Si Sian. Nag-artista nun. Oo. Siyempre baka magtaka sila. Meron kasing na Raval, again, na nandito na naman sa spotlight, nabaviral si Vanessa Raval, na ang claim ay ikaw yung tatay. Anak mo ba si Vanessa? Kasi hindi mo binanggit si Vanessa. Tawag dito? Let's not talk about her na lang kasi hindi ko alam anong... Wala kasi akong social media. Kaya lahat na nakikita niyo yung Jeric Raval na account, hindi ako yun. Ako kasi yung tipo ng bahay pag at tao na pag nasa bahay ako, gawa yung bahay, saka pag nandun ako sa farm ko. So kung minsan binabanggit lang, hindi ko napapanood yung mga yan. Bagamat mapapansin nga natin na hindi naman talaga itinanggi ng bitiranong aktor na hindi niya anak si Vanessa Raval, pero nakaka-intriga at ikinagalit nga talaga ng husto ni Vanessa Raval kung bakit nga raw itinatanggi nga siya ng kanyang ama. Lalong-lalo na nga nang simulang ipinakalat pa ng husto ni Ogie Diaz ang isyong ito. Nakaagad namang nag-viral ilang araw nga lang ang makalipas. At narito nga mga tol, ang buong galit ni Vanessa Raval sa talent manager na si Ogie Diaz at pagsiwalat naman ang katotohanan patungkol nga sa hinanakit nito sa amang si Jeric Raval. Panoorin natin ang clip na ito. Para sa mga nakakaalam, nanahimik ako
magbuhat after ng issue ko kasi gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto ko ng normal na buhay, nanirahan ako sa tabing dagat para magkaroon ng peace of mind. Dahil nga dun sa una kong issue na ako naman may kasalanan dun, ako'y may pagkakamali dun, di ba? Tinanggap ko yun, tinanggap ko lahat ng pambabash sa akin, pati yung mga influencer na nambash sa akin, hindi ko sila pinansin kasi alam ko yung mali ko. May mga nagko-comment, di ba? May mga nagko-comment na hindi ka naman anak ng tatay mo. May mga nagko-comment na anak ka daw ng nanay mo sa first cousin ni Jerry Craval. Kasi nga daw, sinabi ng tatay ko off-cam, sabi ni Ogie ba yon? Ogie Alcacid. Ano bang pangalan nun? Yung bakla, pre. Ogie Diaz, yan. Sabi ni Ogie Diaz, sinabi daw ng tatay ko off-cam na hindi daw ako anak ng tatay ko. Ayan ang sabi ni Ogie Diaz. Off-cam, hindi daw ako anak ng tatay ko. Ngayon, unang-una, Ogie Diaz. Unang-una, pag napatunayan mong sinabi yan ng tatay ko, hindi ako magagalit. Pero pag hindi mo napatunayan na sinabi yun ng tatay ko, putang ito, Ogie Diaz. Ngayon, kung totoo yung sinasabi mo, sinabi talaga ng tatay ko yun, off cam, huwag mong tanggapin yung salitang putang ito, Ogie Diaz. Okay lang maging chismoso. Okay lang maging chismosa paminsan-minsan. Kasi minsan, yung mga chismoso, nakakatulong pa yan. Pero yung pagiging chismosa mo, makakasira ng pamilya, makakasira ng buhay ng isang tao, hindi na tama yun. Putang ito, wala akong kaatrasan dito sa mundong to. Kahit tutukan mo ako ng barrel, sasabihin ko yung salitang putang ito, Ogie Diaz. Kahit tutukan mo ako ng barrel sa ulo ngayon, bawiin mo yung sinabi mo. Hindi kita papatayin. Putang ito, patayin mo na lang ako, gata ka. Ngayon sa tatay ko naman, masakit yung love ko sa tatay ko. Kasi nung kinalat ng baklang yan, yung chismis na yan, na hindi mo ako anak, wala kang ginawa. Hindi mo ako pinagtanggol kung mahal mo ako bilang anak mo. Ngayon kung ipagpapatuloy mo yung pagtanggi-tanggi sa akin, sabihin mo, anak, itatanggi mo na kita. Sabihin mo, walang problema. So what kung itanggi mo ako? Madali naman ang kausap eh. Sige, Tatay Eric, makikisama na lang ako. Wala naman sa akin eh. Wala sa akin kahit itanggi mo ako. Alam mo kung bakit? Wala kang ambag sa buhay namin, magkakapatid. Saksi ako paano naghihirap yung nanay ko. Maitaguyod lang kami, mga anak niya. Kaming magkakapatid, wala siyang katulong. Hindi mo siya tinulungan pagpapalaki sa amin hanggang sa pag-aaral, tuition fee namin. Nanay ko lahat yan. Na-aksidente yung nanay ko. Nabalian ng buto sa paa. Nawalan kami ng tirahan kasi hindi makapagtrabaho yung nanay ko. Wala kaming pambayad ng apartment. Nakitira pa kami dun sa bahay nung kaibigan ng nanay ko na musikero. Maraming salamat. Buti pa yon, taong yun. Walang kuryente. Wala nga lang sariling kuryente. Walang sariling tubig. Pero may tinitiran kami. Hanggang sa nagkaroon kami ng mga boyfriend, girlfriend. Nagsari-sarili kaming buhay. Kasi gusto namin yung nanay namin hindi na mahirapan. Wala na siyang maraming pasan-pasan. Dumating sa punto na nagbuntis-buntis kami. Nagbuntis-buntis din yung mga girlfriend ng mga kapatid ko. Bumuo kami ng sarili namin pamilya. Pero hindi namin pinagsisisihan yun. Alam mo kung bakit? Mas gumanda yung buhay namin. Mas natuto kami sa buhay namin nung nagkaroon kami ng sarili-sariling pamilya. Hindi kami naging pabigat sa kung sino man nung nagkaroon kami ng sarili-sariling buhay. Sa madaling salita, tinulungan namin yung sarili namin para makaahon. Wala kang tinulong sa amin para pagmalakihan kami ng ganyan. Ewan ko lang sa ibang kapatid ko. Alam nila yung totoo kung sino talaga siya. Alam nila kung sino siya. Yung mga sinasabi nyo, bilib ako sa tatay ko kasi ganito, ganyan. Bilib ako sa tatay ko kasi responsable. Siguro sa inyo, oo. Pero hindi naman siguro dapat na kung sino lang yung paborito kong asawa, yun lang yung susuportahan ko, pati mga anak ko sa kanya. Hindi. Nag-anak ka, walang kasalanan yung mga iba mong nilabas sa mundo. Dapat suportahan mo. Kaso wala. Nakilala ako, hindi ako nagiging ng tulong sa'yo. Uulitin ko, kung itatanggi mo ako, okay lang. Madali din naman na itanggi ka. Nasanay na kaming wala ka. Matagal kaming naghukay ng pera sa mundo nang hindi ka kasama, nang walang tulong mo. Ayoko sanang magalit eh, pero sobra na. Yung mga nagko-comment dyan, sobra na kayo. Nananahimik na ako. Ngayon, kung papansinin nyo yung mga content ko, hindi ka aya-aya, huwag nyo nang panoorin. Kasi, kahit na hindi ka aya-aya yung mga content na ginagawa ko, yung mga kinita ko doon, maraming natulungan na tao. Hindi kasi ako yung typical na vlogger, pag may tinulungan, video. Ngayon, yung kumakalat na chismis na naanak ka ng first cousin mo yung nanay ko, sana totoo na lang. Baka doon, binigyan pa kami ng matinong pamilya. Mas binigyan pa kami ng maayos na buhay. Sana tay, kahit mag-sorry ka lang, tatanggapin ko yun. Kasi mahal pa rin kita, tatay pa rin kita. Sana bago ka tumanda, magkapatawaran tayong lahat. Magkaroon tayo ng peace of mind. Kasi pagtanda mo, walang nag-alaga sa'yo. Walang nag-alaga sa'yo. Aalagaan pa rin kita kasi mahal kita, tatay kita. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Paalam.